komentaryo. Buo ang prinsipyo, yan ang tatak, RMN Radyo mo, nationwide. Tatak RMN Radyo mo, nationwide. RMN Radyo mo, nationwide. Sa musika, katatawanan, kwentuhang masaya. Sa araw-araw siguradong enjoy ka. Radyo ng buong Pilipinas, noon, ngayon at bukas, yan ang tatak, RMN Radyo mo, nationwide. Tatak RMN Radyo mo, nationwide. RMN Radyo mo, kaya buong husay na maririnig mo ang tama ng buhay. Kasama mo sa pagdiriwang ng iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN Radyo mo, nationwide. Tatak RMN Radyo mo, nationwide. Visayas, Mindanao. RMN RMN Radyo mo, nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog. Numero 1. Tatak RMN. Nang tayo'y nilindol, nalulungkot po tayo. Nang tayo'y nagkaroon ng digmaan, again, nalulungkot din tayo. Tapos, binabagyo na naman tayo. Siyempre, nalulungkot po tayo. Kaya ating itanong sa ating pananampalataya kung bakit pinahintulutan ng Panginoon na mangyayari itong mga kalamidad. Hindi po natin maiiwasan na dahil tayo ay tao lang, makapagtanong po tayo, Panginoon, bakit? Kung totoong andyan ka at nagmamahal sa amin, bakit pinahihintulutan mo ang mga pangyayaring ito?
Mga kaibigan, mga kapatid, babasahin natin ang aklat ng Mateo, Kapitulo 24, Versikulo 3 hanggang 14. Ang paksa po sa mga talatang ito ay tungkol sa mga kahirapan at pag-uusig na darating. Angkop po sa mga pangyayari ngayon sa ating bansang Pilipinas. Kaya ating babasahin, no? Aklat ng Mateo, Kapitulo 24, Versikulo 3 hanggang 14. Uulitin natin. Aklat ng Mateo, Kapitulo 24, Versikulo 3 hanggang 14. Noon, si Jesus ay nasa bundok ng mga ulibo. Habang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad. Panginoon, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-iingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Magkakarinig kayo ng mga labanan at magkakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Sa mga panahong iyon, kapupuutan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos, upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito,
tsaka pa darating o darating na ang katapusan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, mga kapatid at mga magulang, binasa natin ang mga talata na siyang nagre-remind sa atin, na itong mga pangyayaring ito ay dapat hindi natin katatakutan dahil nasusulat na po ito. And what is written, and it shall be done. Ay talagang mangyayari po ito. Dahil hindi po kailanman naging hindi kapanipaniwala ang kung ano ang mga nasusulat sa ating aklat sa pananampalataya. Lahat na hinuhula, nagkakatuto. Pero meron pang hindi pa natupad. Pero dahil sa mga president na talagang mga nangyayari ang mga sinasabi, so 100% na po ang ating nasa mga isipan natin na itong hindi pa natutupad ay talagang matutupad. Dahil meron na tayong naging basihan. Meron na tayong yung tinatawag nating premise o mga premises na siyang sinasabi nating pagpapatunay ng ating pananampalatayang Kristiyano ay talagang kapanipaniwala. Kaya nga kung ating alamin sa ating mundo ngayon, ano ba ang pananampalataya na naging pinakahigante, pinakamalaki? Wala pong iba ang pananampalatayang Kristiyano. Dahil hindi po kailanman naging hindi po makatutuhanan ang kung ano ang nakasasaad o nasusulat sa banal na aklat. Kaya, sa mga patunay na ang mga nasusulat ay nabigyan ng mga katuparan, eh talagang lumago ang Kristiyanidad. Ang daming mga Kristiyano na. Pero, meron pa ding mga problema ang dadaanan sa ating pananampalataya. Isa na dito itong problema natin sa hindi pagkakaisa. Dahil watak-watak po tayo sa pananampalataya. At kung naitagad ninyo ang nabasa natin kanina, hindi din natin dapat parang mababaguhan tayo o parang sasabihin natin, bakit ganun? O parang ang feeling natin o pandamdam natin na parang hindi natin matanggap. Huwag po ganon dahil nasusulat kasi. Ang sa atin na lang kung handa ba tayo na kaharapin ang mga ito. Sinabi sa isang pare na nagmimisa kanina sa pagsisimba ko. Nakasimba na ako kanina. Kayo mga kapatid, nakasimba na ba kayo sa araw na ito?
Tandaan po natin araw ng ating Panginoon ngayon, di ba? The Lord's Day. Kung nagbasa kayo ng mga nagasulat sa Didache o yung mga sinusulat ng mga early Christians noon, na yung karamihan sa mga sinusulat nila hindi na mababasa natin sa Biblia, pero mga saksi sila sa mga unang mga pangyayari sa iglesia o sa simbahan ng ating Panginoong Jesucristo. At saka sa tradisyon, yung binabanggit sa ikalawang Tesalonica 2:15, na yung hindi na nasusulat, sinabi na lang sa pamamagitan ng mga bibig nila, yung mga hindi na nasusulat na tinatawag nating unwritten traditions, eh tayo mga Katoliko, nakakaalam po tayo kung ano yon. Isa dito, itong naging tradisyon na nating mga Kristiyano ng ating espesyal na araw, ang Linggo, ang Sunday, na isa sa dahilan dito dahil nang namatay ang ating Panginoong Jesucristo at muling nabuhay, eh hindi po Lunes, hindi po Martes, hindi po Miyerkules, hindi po Huwebes, hindi po Biyernes, hindi po Sabado, kundi ang Linggo, Sunday. Kaya naisip sa mga naunang Kristiyano at atin namang sinusunod ngayon, yung naging espesyal na araw nating mga Kristiyano sa iyang Linggo o ang Sunday. On the Lord's Day, yung binanggit ni Apostol Juan sa unang, sa Revelation pala, sulat ni Apostol Juan na mababasa natin sa Kapitulo 1, Versikulo 10. Wrong pa rin. Tingi ako ng dispensa sa iyo. Si Juan ang nagsulat, pero yung sinulat niya sa Revelation, hindi yung sa Gospel. Okay, yung sa Revelation chapter 1 verse 10, yung sinabi niya, the Lord's Day, araw ng Panginoon. Sa ating mga Kristiyanos, Sunday po yon, di ba? Kaya tinanong ko sa inyo, nakasimba na ba kayo? Natandaan ko kasi ang sinabi sa ating pare, hindi ko lang pangalanan, na dapat hindi natin katatakutan ang lahat ng mga nangyayari na at mangyayari pa. Dahil nasusulat na po lahat yon. Ang sa atin lang, handa ba tayo makaharap sa ating Panginoon? Ibig sabihin, sa hukuman ng Panginoon. Bakit hindi natin katatakutan ng mga pangyayaring ito? Dahil ito lahat ay isa sa ating, yung tinatawag nating mga pagsusubok. Na kung ma-maintain ba natin o ma-maintain natin ang ating pagka-Kristiyano. Ang daming mga pagsusubok na ating dadaanan. At isa lang itong mga nangyayaring mga kalamidad. Ang lindol, digmaan, bagyo. Ito lahat ay nasusulat na. Kaya hindi po tayo maka-escape. O sabihin natin, huwag. Maliban na lang kung baguhin ng Diyos ang kaniyang plano. Pero walang sinabi ang Diyos na babaguhin na ang kanyang plano. At tayo mga Kristiyano, hindi po dapat tayo matakot. Dahil alam naman natin na merong buhay
na yung tinatawag nating future. Buhay na gusto ng Diyos na ating makamtan. Yung buhay na walang hanggan. Diba sa ating pananampalataya, ang buhay natin sa mundong ito ay temporary lang. Ibig sabihin temporary, hindi ito ang buhay na yung nanasahin natin na, Lord, ito na. No. Sa buhay na ito, ay talagang puro o lahat pagsusubok. Ibig sabihin, sa mga temptations, ay talagang dapat nating makapasapo tayo dito. Ibig sabihin, magawa natin ang ating mga responsibilidad isip Kristiyanos na kung maabutan dah sa panahon o sa araw na kukunin na tayo ng ating Panginoon at saka kung haharap na tayo sa hukuman niya doon sa langit, eh, positibo po ang resulta sa hukom niya. Hindi ko na sasabihin sa inyo dahil siguro alam na ninyo kung ano ang promise o ano ang pangako ng Panginoon kung makapasa tayo sa hukuman niya doon sa langit. At alam ko naman na hindi lahat sa atin ang naniniwala po sa pananampalatayang ito. Pero sasabihin ko sa inyo, kailan ba hindi naging kapanipaniwala ang pananampalatayang Kristiyano? Kaya nga naging victorious po ang pananampalatayang Kristiyano dahil nabigyan ng mga katuparan kung ano ang mga nakasulat. Diba yung binasa natin kanina? Yung mga calamities, mga kaibigan at mga kapatid at mga magulang, diba binanggit? Gusto ko lang ulitin ang sinabi ng pare, huwag tayong matakot sa mga ito. Ang importante, handa po tayo sa panahon na tayo naman ang kukunin ng Diyos sa pamamagitan ng mga ito, itong mga kalamidad. Yung mga kapatid nating kinuha na, nauna lang sila sa atin. Tayo, hindi pa natin alam kung kailan. Pero darating din ang panahon na yan, hindi natin alam. Uulitin natin ang sinabi ng pare. Again, huwag kayong matakot. Ang importante lang, handa ba tayo? Kung sasapit ng panahon na mangyayari na din yan sa atin. At ano ang tinuro sa ating pananampalataya tungkol sa paghahanda? Siguro kahit na watak-watak tayo sa ating pananampalatayang Kristiyano ngayon, every religion siguro may mga turo tungkol yan. Nagkakaisa siguro tayo sa pagsasabi na kailangang handa tayo nakaharap sa hukuman ng Diyos. Di ba? Magkaiba lang tayo sa kabuuang pananaw tungkol sa hukuman na yan ng Panginoon. Yung kabuuang turo tungkol sa kaligtasan. Mga kaibigan at mga kapatid, ating uulitin ang pagbasa sa mga talatang nabasa na natin. Pero sa pagkakataong ito, with emphasis na. Ibig sabihin, yung mga reflections natin sa mga talatang ito,
atin ding ihahayag dito. So, sa ikalawang pagbasa natin ngayon with emphasis na. Para ba ang yung mga mensahe na dapat nating isipin at dapat nating palaging ano ba? Tandaan, no? Na huwag nating kakalimutan dahil tayo mga tao tanyag na tayo dyan na maraming beses na tayo na naging malimutin, di ba? Nagkalilimot po tayo. Nalilimot po tayo. Hindi natin natatandaan. O kung matandaan man, merong mga pagkakataon na talagang mahirap po ang paggawa sa mga gawain na kung ano talaga ang dapat nating gagawin bilang isang mga alagad ng Diyos o bilang isang mga Kristiyano. Okay, ating uulitin with emphasis. Noon si Jesus ay nasa bundok ng mga ulibo. Habang siya ay nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad. Kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ba ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Mga kaibigan, mga kapatid, sa hindi pa natin itutuloy ito, alam na siguro natin dahil universally known na ito. Halos lahat ng mundo nakakaalam nito na merong mga kapatid natin na magbigay sila ng petsa o araw kung kailan mangyayari ito. Itong muling pagparito ng ating Panginoon. Pero malino po ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo. Especially sa ibang mga talata, ganun din ang sinabi na wala pong nakakaalam. Hindi kalooban ng Diyos na ipaalam niya sa tao. Ang dahilan po, dahil para tayo maghahanda palagi. Dahil ang Panginoon, ang muli niyang pagparito, parang isang magnanakaw. Yung magnanakaw, hindi po magpaalam yan. Magpapaalam. Wala pong magnanakaw na magpapaalam siya. Na, oy, magbantay kayo dahil magnanakaw na ako. Hindi po ganun. Ibig sabihin, tayo ay maghanda o maghahanda palagi. Dahil kapag relax po tayo, hindi po tayo always handa. Manakawan tayo. Di ba? Kung very relax po tayo. Ganon din ang gusto ng Panginoong Diyos sa atin tungkol sa pananampalataya. Gusto niyang palagi tayong maghahanda. So, ang pinaka gusto niya sa kanyang kalooban, mas mabuti hindi po tayo papaalamin. Hindi po tayo papaalamin dahil ang nasa isipan natin o ang maiisip natin hala, hindi ko alam kung kailan paparito muli ang Panginoon. So, ang kailangan kong gagawin maghahanda ako palagi. Araw-araw akong maghahanda. Upang kung mangyari na yon, handa ako. Handa akong haharap sa aking Panginoon doon sa hukuman niya sa langit. Di ba? So, yan ang makabubuti sa atin na mas mabuti hindi niya ipapaalam kung kailan siya paparitong muli. Dahil ang tendency po kasi kung ipapaalam sa atin, siguro yung sabi-saya pa magsalig.
siguro iisipin natin na... Ano? Usually, siguro, ang may sa isip at natin ay yung ang hirap gagawa ng mabuti. Yung kahirapan sa paggawa ng mabuti, yun ang maghahari sa ating isipan at damdamin. Shall we say, magsasabi ang Panginoon na 2015 babalik na siya. Yan ang pizza. O shall we say, lagyan natin ang araw. January 1, 2015 ang kaniyang muling pagparito. Siguro ang iisipin natin, total papatawarin ng Diyos. Papatawarin niya tayo kung hihingi tayo sa kanya ng patawad. Ang hirap ang gagawa ng mabuti. So, siguro, magbabago ako. Ano na? Ano na lang? December 1 ng 2012. O shall we say 2014, no? December 1 ng 2012 ako magbabago. So mga 1 month lang akong magsasakripisyo sa paggagawa ng mabubuti. Ikumpara kung hindi ko malaman ang pagparito ng Diyos, muling pagparito niya, muling pagparito ng Panginoon, mapusigi akong maghanda araw-araw. Pero kung alam ko, piliin kong yung mga pagsasakripisyo hindi ganong dami, no? 1 month lang akong magsasakripisyo sa paggawa ng mabubuti. Total, kung hihingi ako ng patawad sa Panginoon, patawarin naman niya ako. Yung ganong pag-iisip, questionable na, di ba? Kung haharap ka ng Panginoon, ganon ang pag-iisip mo. Ako, hindi ko masabi na makapasa ka ba sa hukuman ng Diyos kung ganon ang estado mo o pag-iisip mo sa tungkol sa kaligtasan. Nakuha ba niyo ang ibig kong sabihin, mga kaibigan, mga kapatid? So, ang ibig nating sabihin, so, kaya pinili ng Diyos na huwag po ipaalam sa atin ang kasagutan sa tanong, kailan ba kayo paparitong muli, Panginoon, ang pinaka mabuti. Iyon ang pipiliin ng Diyos. Kung ano ang makabubuti sa atin, yun ang pipiliin ng Diyos. So, mas nakabubuti sa atin o pinakamabuti, makabubuti po sa atin na huwag tayong papaalamin kung kailan siya paparitong muli. Para tayo ay maghahanda palagi. Every minute, every second na tayo'y buhay pa, kailangang handa tayo na haharap sa kanya, sa hukuman niya. Di ba? Ito ang sagot ng Panginoon. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman. So, sa hindi pa mangyayari ang yung pagparitong muli ng ating Panginoon, ito lang ang ating isipin, no? Atin lang susundin kung ano ang gusto niyang gagawin sa mga panahong hindi pa nangyari ang
yung mga calamities ba, for example, sa ating panahon ngayon, o yung muling pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, muling pagparito niya. Yung sinabi ng pare kanina sa homily niya, sinabi niya, sa halip na mag-isip lang tayo palagi ng takot o damdamin natin ang takot na baka mangyari sa atin din ito, wag ganyan, no? Ang dapat po nating gawin ay yung paghahanda. Yung sinabi ng pare, yung mga gawaing mabubuti, yung mga tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo, yun, kung ano yun, gagawin natin yun. Huwag nang mag-isip palagi na baka mangyari ito sa atin. Yung parang yung takot tayo palagi na mangyayari ito. Hindi naman tayo maka-escape po dito. Hindi tayo maka-iiwas dahil nasusulat na po ito. Pero hindi naman sinabi natin na huwag tayong maghanda sa yung paghahanda na physical lang, no? Yung kung ano ang mga measures that parang hindi tayo mabibigatan sa problemang aabot, no? Kung mangyayari na yon, hindi naman masama. Ang ibig po nating sabihin na huwag nating kalilimutan na paghahanda, yung espiritual na paghahanda. Dahil sa ating pananampalataya, hindi po tayo tinuruan na ang concern lang po natin ay yung itong katawan lang, di ba? Baka ang nasa isip natin yung paghahanda lang gagawin ng ating gobyerno ba, no? Yung kung ano ang mga branches ng ating gobyerno na sila ang gagawa, no? Sila ang responsable sa mga pangyayari na ganon, yung mga calamities. Yung halimbawa, yung Red Cross, yung in charge sa evacuation, yung pagbibigay sa mga tulong sa mga nangangailangan doon, resulta sa mga kalamidad. Ang ibig nating sabihin, hindi lang yung klaseng mga paghahanda, yung espiritual na paghahanda. Dahil ano pong sinabi sa Mateo Kapitulo 4, Versikulo 4? Ang tao po o tayo po ay hindi bubuhayin lang sa pamamagitan ng tinapay, kundi sa mga salita din ng Diyos. Ibig sabihin, yung kaluluwa po natin, pakanin din natin. Yung kung ano ang sinabi sa ating pananampalataya, gagawin natin. Yung pagsisimba, yung parang mapusigi tayo sa pagnanakaw, wag nating gawin ito kahit na parang yun lang ang solusyon sa ating kahirapan ng pagnanakaw, marunong tayong umayaw dahil yan ang food, pagkain natin sa ating pananampalataya. Ang paghahanda, yung tinuro sa ating relihiyon. Diba yung sa James chapter 1 verse 27, kung ano yung totoong religion, di ba? Iba kasi, kaya nasabi nila na, aba, Veritas, bakit binanggit mo ang religion? Di ba walang religion na makapagligtas ng tao? Dahil ang makapagligtas ng tao ay ang ating Panginoong Jesucristo lang, di ba? Si Kristo ang sinabi ng Biblia na tagapagligtas, hindi po ang religion. Pero ating bigyan sa muna ng liwanag itong punto na ito, no? Dahil may kadugtungan po ito o nadugtong po ito sa sinabi ng Panginoong Jesucristo dito, sa sinabi niya, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman. Dahil sa mundong ito, talagang mag-iingat po tayo dahil ang dami pong mga aral o mga turo na sabi ng Panginoong Jesucristo na mag-ingat po tayo dahil hindi po lahat
na mga pangangaral sa mundong ito ay totoo. Kaya sabi niya, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman. Dahil mayroong mga tao na magtuturo din sila, mangangaral din sila, pero ang resulta, mailigaw po tayo sa mga pangangaral nila. Ang isa dito, kailangan nating alamin, yung sinabi ng daming nagsasabi o nangaral ng ganito, na dahil binanggit ng Biblia na ang ating Panginoong Jesucristo lang ang tagapagligtas, so bakit kailangan pa ang religion? Hindi na kailangan ng religion. Ang importante, yung personal relationship lang natin sa ating Panginoon. Kaya, tinuro nila, pinangaral nila dahil si Kristo ang ating tagapagligtas, so negative na ang kanilang impresyon sa salita ang religion. Sabi nila, bakit ang ipangaral ninyo religion, na wala mang religion na makapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo man lang. Pero sa ating pagtatanong naman sa mga nangangaral ng ganon, meron palang pastor na nakausap ko ng isang born again. Sabi ko, Pastor, bakit nangaral kayo ng ganyan? Bakit nangaral kayo ng ganyan na sa pagbasa ko ng Biblia, wala man akong nabasa na ganon. Ang ating Panginoong Jesucristo at saka mga apostol, hindi po sila nagtuturo ng ganon, na hindi na daw kailangan ang religion. Hindi na kailangan ang religion dahil si Kristo lang ang tagapagligtas. Walang religion na makapagligtas. Kaya hindi na kailangan ang religion. Ang importante, personal relationship lang sa Panginoon dahil siya ang ating tagapagligtas. Yeah, maganda man ang sinabi mo ganyan, Pastor, pero ang problema ko sa sinabi mo, wala akong nabasa na ganon sa Biblia, na hindi na kailangan ang religion. Hindi po kailanman nangaral ang Panginoong Jesucristo na hindi na kailangan ang religion sa ating pananampalataya. Ibig ba sabihin, Pastor, nangangaral kayo nang wala sa Biblia? Diba yung kasama mong pastor na napakinggan ko din, sabi niya, kaya nga, humiwalay kami sa Katoliko dahil yan. Religion kasi ang Katoliko. Hindi importante ang religion, kaya pwede rin nating iwanan ito. Ang Katoliko. At sabi pa niya, mga aral daw sa Katoliko, wala sa Biblia. Ang daming wala sa Biblia. So, kailangang iwanan natin ito. Ibig sabihin sa pastor na yon na kailangan lahat babasahin sa Biblia kung ano ang mga gagawin natin. Kailangan kung ano ang mga turo na ituturo natin mababasa sa Biblia. Lahat na aral kailangan mababasa sa Biblia. Meron pang natandaan ako sa yung nalathala sa magasin ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Hindi ko lang nadala ang reference. Unawain ko na lang kung ano yung natandaan ko. English yun. Yung sinabi ng ministro ng Iglesia ni Cristo na ang isang totoong ministro o pastor daw, kung mangangaral siya, yun lang nasusulat sa Biblia. Yung isasalita niya, kung ano lang ang sinasalita ng Biblia. Kung ano yung mga sinasabi sa loob ng Biblia, yun lang din ang sasabihin niya. So yung mga Bible alone preachers ba, no? Yung sa, no? Sola Scriptura. Kung wala daw sa Biblia, dapat hindi natin papaniwalaan. So kailangan basahin lahat o mababasa lahat ang mga aral o mga turo sa loob ng Biblia. Kung hindi, huwag papaniwalaan. Bakit binanggit ko yan, mga kaibigan at mga kapatid? Dahil sa aking
naobserbahan po. No? Hindi lang sa born again po ito. Iglesia ni Cristo, even Protestants, parang nagkakaisa sila sa turo na yan, yung Sola Scriptura, Bible alone. Lahat sila, kung magtatanong sa ating mga Katoliko, hanapan tayo ng mga talata sa Biblia sa mga pinaggagawa natin. Diba? Yung mga piyesta natin, yung mga pagrurosaryo natin, kung ano-ano pang mga kostumbre natin na naniwala po tayo na kahit na hindi ito mababasa letra por letra o explicitly mababasa sa loob ng Biblia, eh ginawa po natin ito dahil hindi naman ito masama. At saka ang tunay na iglesia ay may kapangyarihan naman sa pagbabawal at pagpahintulot yung sa Mateo 18:18. So, ibig sabihin, basta hindi lang ito salungat sa mga turo ng ating Panginoong Kristo, hindi lang ito masama, at saka dahil sa kapangyarihan sa isang totoong simbahan, no, yung mababasa natin sa Mateo 18:18, eh nakasiguro po tayo na magpahintulot po ang Diyos sa langit. Di ba yung sa Mateo Kapitulo 24? Mateo Kapitulo 18, versikulo 18. Nang ang unang, o yung mga apostol, yung mga unang Kristiyano, sinabihan ng Panginoon na ang ipahintulot ninyo at ipagbabawal, ipahintulot at ipagbabawal ko din sa langit. At alam naman natin na ang kapangyarihan na yan ay mapasa sa kanilang mga successor o mga susunod sa kanilang katungkulan. Especially kung babasahin natin ang Gawa 2:38-39. Na kung intindihin natin, maunawaan natin na ang kapangyarihan ng mga apostol na binigay ng ating Panginoong Hesukristo sa kanila, yung pagbabawal at pagpahintulot, yung kapangyarihan na yan ay mapasa sa kanilang mga successor o kung sino yung mga nakasunod sa katungkulan nila. Kaya, yung sinabi natin, importante din dito na pag-aralan natin ang history. Dahil dyan sa history, malalaman natin kung sino ang mga inordinahan, yung binigyan ng mga apostoles ng kapangyarihan na sila ang susunod sa yapak nila. Yung mga katungkulan nila, napasa kasi. Di ba? Kung natandaan nyo yung last program natin, last Sunday, diba yung mga posisyon, katungkulan ng mga apostol ay kailangang may papalit kung wala na sila? Diba yung sa Gawa 1:20? Ang resulta kasi sa aking pagsusuri at pag-aaral, nasa ating mga obispong Katoliko ang kapangyarihan na yon. So yung kapangyarihan na mababasa natin sa Mateo 18:18, ang pagpahintulot at pagbabawal, yung kapangyarihan na yan, hawak sa ating mga obispo. With Chief Shepherd, yung sinabi natin, Prime Minister, successor of St. Peter, with the Pope, di ba, mga kaibigan, mga kapatid. Intayin ninyo kung ating ituloy, no? Siguro, kung papayag ang Panginoon sa susunod na linggo, ating ipagpatuloy yung topic natin tungkol sa otoridad ng simbahan na nakasentro na tayo sa papacy o tungkol sa pagkasanto papa ni Pedro. Yung pagka-primero ministro niya, no? Na ang dami ding nag-object, no? Ang daming mga objections. Ang daming mga pagtutuligsa sa mga, especially sa mga ministro at mga pastor na hindi nangagkaunawa hanggang ngayon tungkol sa katungkulan ni Pedro. In fact, may libro ako na bigay sa isang
kaibigan ko na kagaya ko din, isang Catholic faith apologist o defender, na nandun lahat ng mga atake, mga objection tungkol sa Santo Papa ay nandun. At lahat din na mga sagot ng simbahang Katoliko ay nandun din. So, ibig ko sabihin, alam ko, especially kung mga hindi kayo Katoliko ngayon nakikinig sa palatuntunang ito, alam kong nasa isip ninyo ngayon yung mga objections, di ba? Halimbawa, yung bakit Santo Papa si Pedro, yung mga salita na yan, hindi man natin mababasa sa loob ng Biblia. Di ba? Nasa isip niyo yan, di ba? Ang ganyang mga objection, nandun sa libro na yon, at nandun din ang mga sagot. At very biblical din. Mga kaibigan at mga kapatid, ang guide lang po natin sa Biblia, huwag po tayo maniwala yung sa sinabi nilang sula eskriptura. Dahil yung sula eskriptura, mga nagtuturo ng ganon, eh mismo sila, hindi po sinunod nila ang turo na yan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, ang mga Iglesia ni Cristo, sila ang paulit-ulit sila o kung sila ang magtatanong sa atin, halapan nila tayo lahat sa Biblia kung ano ang mga pinaggagawa natin sa ating pananampalatayang Katoliko. Pero kung tayo naman ang magtatanong sa kanila, eh sila naman, hindi naman sila makabasa lahat sa Biblia kung ano ang mga pinaniniwalaan nila. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Dahil yung kung nakapanood kayo sa debate na nangyayari doon sa Dumaguete, ang estilo kasi sa debater nila, yung si Ramil Parba, pangalanan ko lang dahil known debater po kasi si Ramil Parba ng Iglesia ni Cristo. Ang kanyang estilo sa pagtatanong, bigyan ko kayo ng halimbawa. Sabi niya, dahil binanggit ni yung debater natin si former mayor ng Talisay, Cebu, Socrates Fernandez, isa sa mga mentor ko sa Catholic Faith Apologetics, binanggit niya ang example yung Marcos 11:17 na ang iglesia na tinatag ng ating Panginoong Jesucristo universal, dahil sabi ng Panginoon, ang bahay ko ay tatawaging of all nations o para sa buong mundo. O ibig sabihin, universal o Catholic. Ito ang sistema sa pagtatanong ni Ramil Parba ng Iglesia ni Cristo. Mabasa ba sa talatang yan ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Yung mga official descriptive name ng simbahan, gusto niyang ipabasa sa talatang yon. Alam naman yan na yung descriptive name, hindi yon mabasa sa isang talata lang. Wala namang turo sa loob ng Biblia na ang ating paniniwala, ang pangalan ng ating o katawagan ng ating iglesia ay kailangang mabasa sa isang bersikulo lang. Hindi po ganun. Kasi alam niya na kung banggitin ang lahat na descriptive name ng simbahan, kung idugtong yan lahat, hindi po yan mababasa sa loob ng Biblia. Alam niya, pero ganun ang estilo niya. Para bang maghahanap siya sa isang bagay na hindi naman mahanap. Kasi ang sa side ng simbahang Katoliko kasi, yung kung ang descriptive name ang ating i-establish o ituro sa mga tao, hindi po sinabi ng Iglesia Katolika na mabasa sa isang talata. Isang talata lang. Hindi naman sabi ng Panginoon na ang katawagan ng simbahan o iglesia na mga descriptive names
ay mababasa sa isang talata lang. Hindi po ganun. Eh, yung pagkakatulik ka ng simbahan, mabasa lang natin siguro sa isang talata, yung Marcos 11:17 na sinabi ng Panginoon, ang kanyang bahay ay tatawaging universal o para sa buong mundo o Catholic. At kapag ang pagka-apostolic naman, ibang talata naman ang ating babanggitin. At saka kung bakit Roman, ibig sabihin dahil ang naging sentro na sa iglesia na natatag ng Panginoong Hesukristo, dahil galing sa Jerusalem, binanggit ng ating Panginoong Hesukristo na ilipat ito sa ibang lugar. At sa history, binanggit ng ating Panginoong Hesukristo diyan sa Biblia na yung sinabihan niya si Pablo na from Jerusalem ay kailangang magsaksi din siya doon sa Roma. Hindi ko lang masabi ang detalye sa inyo kung bakit naging ganito sa tema paksa tungkol sa True Church, ating babanggitin yan. Ang naging sentro kasi sa iglesia ng Panginoong Hesukristo, hindi na Jerusalem kundi Roma na. Abangan nyo sa ating paksa tungkol yan. Kung bakit isa sa descriptive name ng ating pananampalatayang Katoliko, Roman. Ang pag-establish natin sa katotohanan yan, hindi po gagamit lang tayo ng isang talata. Di ba? Hindi ganon, mga kaibigan, mga kapatid. Hanapan tayo, Manila, ng isang talata lang na mababasa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po ganon. Dahil unang-una, nabuo ang mga descriptive names na opisyal na yan, yung Vatican Council 1870. So yung 1870 na dinugtong yung mga descriptive name, bakit ipabasa nila sa loob ng Biblia na itong Biblia natapos ito ang nasulat, yung Revelation, mga 180 na, from 90 to 180. Natural, yung nagawa sa Vatican Council, yung nagawa yung official descriptive name na buo yung kumpletong descriptive name ng simbahan, Iglesia Katolika Apostolika Romana, natural, hindi po mababasa sa loob ng Biblia yon. Dahil 1870, samantalang itong New Testament, for example, unang siglo pa ito nasusulat. Sinong makasabi na ganon yung mga descriptive name tapos isulat ito? Hindi po ganon. At kung, halimbawa, kung importante sa kanila na kailangang babasahin ang yung dinugtong na mga descriptive name, kung tayo naman ang magtatanong, lahat ba na pinaniniwalaan ng Iglesia ni Kristo ay nandyan sa Biblia? O nandyan ba sa isang talata ng Biblia? Kung hanapan natin sila ng ganun, for example, naniniwala sila na ang katuparan sa hula ng yung Revelation chapter 7 ni yung anghel doon, si kapatid na Felix daw yon. Ang tanong, mababasa ba sa isang talata ng Biblia o kahit na padamihin pang talata, o mababasa ba sa loob ng Biblia na ang katuparan sa hula ng anghel doon sa Revelation ay si kapatid na Felix? Wala naman silang mababasa sa loob ng Biblia. Sabi nila, implied lang. Yon kasi ang intindi. Yon kasi ang katuparan. Interpretation nila, ganon. Pero wala sa Biblia. Hindi po tinuro ng Biblia, hindi po tinuro ng Panginoong Hesukristo at mga apostol na ang katuparan sa talatang yon si kapatid na Felix. Wala pong Felix Manalo o brother Felix Manalo binanggit sa Biblia, wala pong mababasa na ganon. At saka yung sinabi nila, yung katuparan daw na Far East, Pilipinas, wala po, hindi po binanggit sa Biblia na Far East. Yung Far East na binanggit doon, Pilipinas, hindi po, wala. Interpretation lang ang katunayan, ang gagamitin nilang referensya, hindi po Biblia sa pagpapatunay na Pilipinas ang katuparan. Yung ibang libro na. So, hindi totoo na Bible alone sila.
So, ibig sabihin, may mga pinaniniwalaan ang ating mga kapatid na Iglesia ni Kristo na wala sa Biblia. Tayo mga Katoliko, hindi tayo nila maprosigir na lahat basahin sa Biblia dahil hindi naman natin aral yung sola scriptura o Bible alone. Diba? Pero sila, sola scriptura sila, pero tayo naman ang magtatanong, hindi naman sila makasagot. Wala na po akong panahon, no? Naubos na ang ating oras, so intayin ninyo sa susunod na linggo o next program natin, ating itutuloy ito. Saka na ituloy natin yung ano, yung tungkol sa otoridad o tungkol sa Santo Papa o Pope, mga kaibigan, mga kapatid. Ang nakalimutan ko lang na dapat sasabihin ko ngayon ay yung ang isang halimbawa pa, yung turo ng mga pastor ng Born Again na hindi daw kailangan ang religion sa kaligtasan. Eh ako, wala akong nabasa sa Biblia na ganun. Hindi po nangaral ang ating Panginoong Kristo at mga apostol na hindi na kailangan ang religion. Hintayin nyo, abangan nyo sa susunod na linggo o sa next program natin, ating ihayag yan, no? Kung hindi natin makalimutan na kailangan natin ang Panginoon dahil siya ang tagapagligtas, pero kailangan din natin ang religion. Especially kung alam natin ang tunay na kahulugan o meaning sa salitang religion. Hindi po binanggit ng Panginoong Jesucristo, hindi po nagtuturo ang Panginoong Jesucristo at mga apostol na hindi kailangan ang religion. So abangan nyo sa susunod na linggo. Okay mga kaibigan at mga kapatid. Okay, no? Dahil wala na po tayong oras, ito na lang ang kapatid ninyo sa palatuntunang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko. Kapatid na Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kasama ang ating mga kapatid sa technical side, Danny Luda Taxilumba. Okay, hanggang sa susunod na linggo. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nationwide. Mahal naming mga